Alright, hello, good day everyone. Sir Howard here, kumusta? Welcome sa panibago na naman nating lecture. And for this lecture, pag-uusapan natin yung isang interesting na psychological variable that is called negative God attitude. So ano ba yung negative God attitude na yan? Ito yung attitude or pananaw sa Diyos na nagpapalayo sa'yo from the presence of God. So kapag hindi maganda yung pananaw mo sa Diyos, no? Ang nangyayari, you are running away from God. You don't like to think about godly things or do things that have something to do with God. Actually, itong negative God attitude na to, it's a series of different emotions towards God. Na marami sa mga emotions na to is what? Negative. That's why you move away from God. Nandiyan na yung disbelief, indifference, agnosticism, and anger. Disbelief, ibig sabihin, sure na sure ka na walang Diyos. So, naiinis ka sa mga taong naniniwalang may Diyos. Indifference, wala kang pakialam kung may Diyos. Hindi mo priority to answer that question. Agnosticism, hindi mo malaman kung maniniwala ka ba o hindi sa Diyos. 50-50 ka. Or anger towards God. Naniniwala ka na may Diyos, pero galit ka sa Kanya, therefore, as much as possible, you want to run away from Him. So, i-combine-combine mo lang yung apat na yan, yan na ngayon yung magiging negative God attitude. So, mas marami kang nararamdaman na ganyan, mas negative yung attitude mo towards God, which means, most likely, ayaw mong mag-isip ng mga bagay o gumawa ng mga behaviors na may kinalaman sa Diyos. Okay? So again, ang tawag natin doon, negative God attitude. Now you might ask, why does this matter? Bakit pinag-uusapan to in a psychology channel like this? Because negative God attitude is a risk factor for mental health. Ibig sabihin, pag narinig mo yung risk factor, something that is not good, it will endanger your mental health. Now, I'm sure maraming mga nakataas ang kilay ngayon. How is that even possible? Anong kinalaman ng galit ako sa Diyos or ayaw kong maging religious or ayaw kong kausapin ng Diyos sa mental health ko? Well, according to the literature, you can connect this with spirituality. Diba? Kasi kapag nagbasa ka ng literature on spirituality, one of the things na malalaman mo about spirituality is it is good for our mental health. The more you think about spiritual things, gumagawa ka ng mga bagay na spiritual, or you are spending your time or prioritizing spiritual goals in life, mas gumaganda yung mental health. And the explanation is, kasi raw kapag mataas yung spirituality mo, ine-enhance mo yung anim na to. Physical health, pro-social behaviors, lower stress, happiness, sense of belongingness, meaning in life. And the more you enhance these six, according to the literature, ang pinaka-epekto niyan, gumaganda yung overall mental health mo. Dito na ngayon papasok yung negative God attitude. Because you hate God, because you don't like being near with God, what do? You move away from God, so you do less of spirituality. Hindi ka na ngayon mag-iisip ng mga spiritual ideas or do spiritual behaviors. As a result, going back to this six, no? Hindi ngayon na-enhance. Hindi ngayon lumalakas yung anim na yan. At kapag hindi lumakas yung anim na yan, ang magiging epekto niyan, baliktad. Instead of mental health being better, mental health suffers. Oh, again, bakit ba hindi na-enhance yung mental health? Hindi kasi na-enhance yung anim. Bakit hindi na-enhance yung anim? Kulang sa spiritual activities and spiritual thought, which can be explained by negative God attitude. Kaya mahalaga na talagang pag-usapan ito, no? So ano ba ang cause ng negative God attitude? I could think of two causes. Number one, maybe for personal reasons, kaya negative ang tao sa Diyos. Maybe in the past, merong masamang nangyari and this person asked help from God and the person did not sense that God helped him or her. Nagalit siya, therefore, nag-conclude siya na walang Diyos, or kung meron mang Diyos, bad trip siya sa Diyos. Now, in this lecture, hindi natin pag-uusapan yung mga personal reasons na yan because we are not in place to explain a person's personal experiences, no? So, iiwan lang natin yan at that level. Okay? One of the causes kung bakit
my negative God attitude. The majority of this lecture will focus more on number two, faulty reasoning. Meron kasing maling thinking pattern na ginagawa yung tao at doon nang gagaling yung negative God attitude. And I think this wrong thinking pattern, no, is usually being committed by young people. Karamihan ng mga college students na na-handle ko, especially those na they say they're atheist or they don't care about God, they don't like to talk about God, usually ito yung nakikita kong reason to sustain their negative attitude towards God. So ano ba tong faulty reasoning na to na magpapaliwanag kung bakit negative ang tao sa Diyos? Ito na. Kasi may mga tao, they are equating religion with God. Pinag-iisa nila. Ginagawa nilang synonyms yung religion sa God. So they use religion and God interchangeably. So when they say religion, what they mean is God. When they say God, they equate it with religion. So kapag ganyan yung framework mo about religion and God, now you become confident to justify the reasons why you won't believe in God. For instance, ito yung mga madalas kong naririnig from people na merong ganyang framework. I grew up in a church and I saw how hypocrite people are in the church, so I don't think there is a God. So yung naging reason niya, ba't siya hindi naniniwala sa Diyos, hypocrite kasi yung mga tao. Oh, another line, our church leaders made me do things that don't make sense, therefore there is no God. Ano ang basis niya? The church leaders that are weird. Dahil weirdo yung mga church leaders, sarado mag-isip yung mga church leaders na nakita ko, this is a good reason to believe na wala talagang Diyos. Pero ang pinaka-common na linyahan ng mga tao, no, na narinig ko to justify negative attitude towards God, eto. Ayan. Bad trip ako kay God kasi blank, and then mag-enumerate sila ng mga iba't ibang mga kapalpakan ng religion. So gagamit sila ng iba't ibang mga examples about kung ano ang mali sa religion. Yung mga pastor, yung mga pare, corrupt, mayroong mga sexual misconducts, may mga corruption sa simbahan, sa history of the church, ang dami mga popes na mga magnanakaw, so on and so forth. So pupunuin nila ng pupunuin yung blanks na yan, and they will use all those reasons to prove na hindi nagme-make sense sa maniwala sa Diyos, or after all, wala talagang Diyos. Diba? So ganun yung nagiging logic nila, no? Kung all good ang Diyos, bakit may ganito? Kung totoong may Diyos, bakit hinahayaan niya yung mga ganito? So yan na. So the more they justify, the more they believe what they say, dito na ngayon lumalabas yung negative attitude towards God. So I think that's one of the sources kung bakit nagiging negative ang tao sa Diyos. So ano ang solution dito? Ano yung dapat adjustment na gawin ng tao para kahit papano hindi siya maging negative towards God? Ito yung adjustment na dapat gawin, no? Kung may kakilala kayong mga tao na ganyan mag-isip, ito ang ituro nyo sa kanilang dapat nilang gawin. They need to differentiate religion from God. In fact, yung kaninang framework, hindi tama yan, no? Yung ine-equate mo yung religion sa God. What happens in religion that is equivalent to God, or what God is, He is exactly the religion. Hindi dapat ganun. Kasi hindi equal. Kaya nga naglagay ako ng symbol dyan, no? Hindi equal ang religion sa Diyos. You should not be equating religion and God. In fact, definition pa lang iba na. Diba? Religion is an institution. Binubuo ito ng mga rules and regulations na gawa ng tao. That's the keyword, tao. Tao ang may gawa sa religion. This is something earthly. While God is not an institution. Diba? Hindi siya institution. Ano siya? Deity siya eh. Spiritual being siya. Oh. Kaya kahit yung source niyan magkaiba eh. Ano ang source ng religion? Planet Earth. Diyan ginawa ang religion. Pero ang Diyos, walang gumawa sa kanya because He is the perfect spiritual being there is. So God approves of religion, but religion is not God. There is a distinction between the two. So given this, kinakailangan careful din tayo sa terms na ginagamit natin, no? Iba yung religious sa godly. Don't you agree?
Oh, hindi porkat religious ka, ibig sabihin, eh, godly ka. Diba? So, dito pa lang, again, kitang-kita na natin that religion and God should not be equated as one. Let me give you some other illustrations, no, para mas ma-support yung idea na hindi pareho ang religion sa Diyos. Okay? So, let me present to you the following illustration. Halimbawa, nanood ka ng movie about Dr. Jose Rizal. Oh, gusto mong manood ng biography niya na ginawang movie. Now, after watching the movie, hindi mo nagustuhan yung pag-acting ng tao who played Jose Rizal. Question, in that case, who do you blame? Sino ang may mali na hindi maayos ang pagkakaportray kay Jose Rizal? Is it Jose Rizal himself or the actor who played Rizal? Answer, the actor. Hindi mo pwedeng i-blame si Rizal because Rizal is the perfect person who can play the character because he is Rizal himself na. Gets? So, ang dapat kang magalit, dapat kang mainis doon sa artista na pinili to play Jose Rizal. He was the one who played Rizal poorly. Therefore, siya ang dapat punahin, hindi si Jose Rizal. Right? Another example, Jesus. Marami mga Jesus movies. Kapag nakanood ka ng isang Jesus movie, and you were not happy about how this actor portrayed Jesus, parang kulang sa emotion, kulang sa delivery, so on and so forth, who do you blame? Is it Jesus or the actor? Definitely the actor. Hindi si Jesus because Jesus is already the perfect being to play Jesus because Jesus is Jesus himself. Diba? So yung artista na nag-portray kay Jesus na hindi magaling, siya yung dapat sisihin. Siya yung dapat bigyan ng mga feedback or negative comments na hindi maayos ang pagkakaportray niya sa character ni Jesus, but not Jesus himself. Last illustration, let's talk about the word ambassador. Kapag ang isang tao nirerepresent niya ang isang country in another country, that person becomes the ambassador. Right? So kapag meron tayong ambassador sa Amerika, that person in Amerika represents who? The Philippine government here in the Philippines. Now, halimbawa yung representative na yon sa Amerika may ginawang pangit, nangurap, or merong inabusong tao, should Americans be angry towards all Filipinos or towards the Philippine government because of what the ambassador did? Answer, hindi dapat. Yung action ng ambassador must be blamed on that ambassador's him or herself. Siya lang, kasi siya yung ambassador. He only represents Filipinos, but he is not the entire Filipinos. He only represents the Philippine government, but the Philippine government is not the same as the ambassador. Iba yung representative sa represented. That's the point. Diba? So in that case, magagalit dapat ang Amerika sa ambassador, but not to the Philippine government. There is a distinction. Now, given all these examples and illustrations, dapat i-apply din natin dito yan. Diba? So, for those of you na ganun yung pananaw, what happens to religion is equivalent to who God is, that's a faulty way of reasoning. Kumbaga, if religion does not do well, who is to blame? Diba? Same principle. Dito, same principle dyan, same principle doon. You see the logic? Pareho lang ng reasoning dyan eh. So, kung may mga masamang nangyayari sa religion, oo, may corrupt, oo, may mga sexual misconduct, tanong, Diyos ba ang may gusto nun? Is it God Himself who are making those things happen? The answer is no. You should blame the religion, but you should not blame the God. No? Na dapat, tungkol naman talaga sa Kanya, yung religion. I hope you get the point, no? Now, let's talk about the way Jesus saw religion and God. Okay? Kasi kung babasahin mo yung Bible, ganyan din yung pananaw ni Jesus about religion and God. He did not equate religion with God. Oh, one biblical basis of that, yung pinagalitan niya, yung teachers of the law and the Pharisee. Diba, kitang-kita dito talaga na in the perspective of Jesus, hindi niya inequate yung religion from God. For instance, the seven woes. One of the woes sa Matthew 23. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the scribes and the Pharisees,
this is the modern day religion, sit on Moses' seat. So do and observe whatever they tell you, but not the works they do, for they preach but do not practice. And then after this, yung sunod-sunod na mga woes ni Jesus towards the teachers of the law and the Pharisees. Kanino siya nagagalit? Sa mga scribes and Pharisees, sa mga teachers of the law, but not towards God. Hindi sinabi ni Kristo na dahil ganyan yung mga scribes and Pharisees, huwag na rin kayo maniwala sa Diyos. Kasi iisa lang sila. No, there is a distinction. Diba? Jesus was pointing out wrong things in religion, but he does not say that those wrong things in religion, we need to blame it to God. Oh, another example, in the book of James, na iba ang distinction o iba dapat ang pananaw ng religion from God. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. I want to emphasize on those words na nasa malaking text. God our Father accepts as pure and faultless. So may mga religion na tinatanggap ng Diyos. At ano yung religion na yon na tinatanggap ng Diyos? Pure and faultless. And the reverse is true. May mga religion na hindi tinatanggap ng Diyos. Ito yung mga religion na impure and there are a lot of faults and wrongdoing. So merong barrier between God and the religion he rejects and God and the religion he accepts. Again, God is not religion. Religion is not God. So for those of you who are thinking that way, pinag-iisa nyo yung religious things with God, one adjustment you need to do, dapat i-separate nyo yan. Religion and God are not the same. There is a distinction between the earthly and the heavenly. O kaya, given this framework, given this new framework between religion and God, now it makes more sense na hindi na tayo dapat magulat kung bakit may mga malpractices in religion. Totoo naman yun, we are not denying that. May abuso, may corruption, may murder, may immorality, may politika in religion. But all these things are happening, you cannot use these things to support your idea that there's no God. Diba, magugulat ka pa ba na sa religion, punong-puno ng mga malpractices na yan? Dapat hindi. You know why? Kasi ang religion, gawa ng tao. Ang miyembro ng religion, mga tao na corrupt. Mga tao na ang mga hearts deceived by sin. So no wonder, kapag nagtipon-tipon yung mga taong yan, bumuo ng religion, talagang makaka-expect ka ng imperfection. But that is not a strong evidence to say that because those things are happening in religion, therefore, walang Diyos. Remember, God has a certain idea, has a specific idea what religion should be. Oh, again, kung baka nalimutan yun, kung babalikan natin yung James. Meron siyang idea, ano dapat meron sa religion. Yan ang dapat, pure and faultless. Pero ilagay mo ang religion sa kamay ng mga tao. Oh, ano mangyayari? Huwag na tayong magulat kung bakit maraming mga religion hindi pure at hindi faultless. So again, this slide further gives support, further justifies the idea na pinopromote ko dito, ibahin natin yung religion sa Diyos. Huwag natin i-equate. Hindi lahat na nangyayari sa religion, ginusto ng Diyos na mangyari. After all, religion is consist of human beings na merong mga fallen spiritual nature. So if there is one lesson I want to teach the listeners today, no, in this lecture, ito yun. Impure and faulty religion is not a strong basis of negative God attitude. That is so unfair. Na magalit ka sa Diyos, huwag mo siyang kausapin, or hindi ka maniwala sa Diyos, simply because bad things are happening in religion. Kung meron kang dapat ikagalit, or kung meron kang dapat na tao na ibubuos mo yung galit mo sa kanila, sa mga taong bumababoy sa religion, but not on the God who promotes the perfect religion. Diba? Kasi iba talaga yung tao, iba yung Diyos. Again, going back to that distinction, iba yung religious, iba yung godly. A person can be super religious but so ungodly. Exactly the same as the scribes, Pharisees, and teachers of the law.
Kung babasahin niyo yung mga woes ni Jesus towards them, that's what he's saying. Ang ganda-ganda niyo tignan outside. You appear so religious, but deep inside you are so full of godlessness. Oh. So again, i-apply mo yung thinking na yan in the way we need to look at religion and God. Diba? Hindi porket marami nangyayaring masama sa religion, gagamitin mo yon to prove that there's no God, or gagamitin mo yon to justify your emotion na bad trip ka sa Diyos. Because again, there is a clear distinction between the two. Even God himself, paulit-ulit niya tinuro yan, no? Na hindi pareho yung ginagawa ng mga tao sa religion sa kagustuhan niya. For instance, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. Those are religious dogmas. The prayers, the songs, the hymns. Again, I'm not saying that's bad. Pero hindi mo dapat i-equate yung mga yon sa idea ng Diyos. But their hearts are far from me. So it's possible for you to be religious, but you are not acknowledging, you are not close to the God of that religion. Their worship of me is based on what? Merely human rules they have been taught. So posible. Posible talaga na kahit may mga nangyayaring masama in religion, meron pa rin Diyos. Hindi siya justification na walang Diyos. Hindi siya justification para mabadrip ka sa Diyos. Kung mababadrip ka man, mabadrip ka doon sa mga tao na again, bumababoy sa religion na in the first place, ginusto ng Diyos na maging maganda. Okay? So in closing, again, the adjustment na gusto kong mangyari for those people na mataas ang negative attitude towards God, eto. Diba? I-distinguish mo, dapat sa pananaw mo, iba yung religion sa Diyos. There must be a clear distinction between the two. What happens to religion, the things that are happening in religion, ibang-iba yon doon sa Diyos na pinatutungkulan nung religion na yon. So let's no longer be surprised why again, all these bad things are happening in religion because these are human beings. So wag mong gamitin yan as reason para mabadrip ka sa Diyos, or reason para masabi mo na ito matibay na ebidensya na walang Diyos. Alright? So I hope that will further help yourself to increase your spirituality. Kasi ito yung madalas na humaharang talaga sa spirituality ng tao. Maniniwala ba ako sa Diyos o hindi? Mukhang ayoko kasi kung totoong may Diyos, bakit may mga ganyan sa religion? Oh, now you know, hindi dapat ganun mag-isip. Remember, there is free will. That's one of the gifts that God has given human beings. Free will to do good, free will to do what's bad. And if people choose to do what's bad in the context of religion, that is not God's fault. There must be a clear distinction between the two. Alright? So, yun lang, no? Yung pinag-usapan natin ngayon about negative God attitude at kung paano ba ma-overcome yan, it requires a change of thinking. Ihihiwalay natin yung religion from the idea of God. Those are two different things. Alright, so salamat sa pakikinig. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Have a great day. God bless everyone. Bye-bye.